Ayan, hello everyone. Sorry, medyo madumi yung aking kamay today. So today, gagawa tayo ng i-share ko lang kung paano ko ulit, i-share ko ulit individual video na to para sa akin. Dahil marami pa rin nag-PPM and marami pa rin nagtatanong kung paano nga ba gawin. Especially sa ating group ng cake decorating tips and advices. So, napakarami na nating member. Thank you so much po sa mga nagjo-join and nawa natututo kayo sa mga bawat artist na nandoon na nagsha-share ng kanilang mga cakes and tips and advices. And I pray na dumami pa tayong lahat and nawa lahat talaga matuto and ayun, lumago sa ating industry. So, yun, ituturo ko lang ng sobrang mabilisan itong aking D.I.Y. piping bag or piping cone. So, hindi talaga ako bumibili ng ready-to-made use dahil nga mahal. Sa totoo lang, mahal siya. Kasi sa totoo lang, gumagamit tayo ng ilang color sa isang cake. So, magkano na yun kapag bumili tayo ng piping bag. So, ginagawa ko. So, napansin ko na, so, nag-isip ako na anong magandang plastic para dun. So, naisip ko ito kasi ang plastic niya, OPP po ito, OPP plastic, non-adhesive po ito. So, magkadikit yan eh, plastic talaga siya. So, inati ko lang siya sa gitna, ayan. And then, maganda yung papel niya, medyo palaban to. Hindi so, dito ako tulad ng plastic yellow na medyo malabot. Wag po yun, dapat po yung medyo kayang magtulis or kayang makatusok pagka tinulis. Pagka ganyan ito po. Okay, so, mabilisan lang. So, etong size po nito ay 4x8. Naturo ko na to sa ibang video, pero uulitin ko po para sa inyong lahat. Ito po ay 4x8, mga ma'am. And then, ano yung gitna niya? Hanapin nyo lang po yung gitna. Okay, huwag nyo nang markahan. Okay na yan. And then, tupi mo lang. Gawa ka ng cone. Okay. Okay, nakagawa ka na ng cone. Kailangan po matulis, ha. Make sure po na matulis. Make sure po na matulis. Ayan po. Matulis na matulis talaga. Kasi matutusok ka. And then, ikot nyo lang. Pasok nyo dalawa or tatlo. Sa akin kasi dalawa. Tatlo kasi maliit daliri ko. So, pwede rin. Ayan, dalawa. Kung ano yung gusto nyo lapad, bahala po kayo. Pero ako ginagawa ko pag lettering po or outline, laging matulis yung dulo. Laging patusok ang dulo. Ayan, pag patusok. Pagka, ano lang, normal na pang coloring lang. Oh, normal lang. Pero pagka pang lettering, pang outline naman nilipis talaga. Ayan. So, ito yung guhit niya. So, ulitin natin. So, ito. Cut mo lang sa gitna. Huwag mo nang markahan. Tandaan mo lang kung nasaan. So, ayan. Gawa ka ng cone. Tapos, ikot mo na. Pasok mo. Tapos, madaliri. So, ayan lang. Mabilis lang siya. Sobrang mabilis lang. Ang ingay, sorry. Yan. Tapos, ready na po siya to use. And I have po bigger size. Ito pa yung bigger size ko. 7x8. So, ilalagay ko sa link po ah. Kung ano po, kung saan po ako bumibili nito. Mura lang po ito. Kasi ang laman po nito, parang nasa 800 to 1,000 pieces na siya. Ihahatiin mo pa ito sa gitna. Hinati mo pa yan sa gitna. Ayan o. Ibig sabihin, times 2 mo yun. Kung 800 to times 2, 1.6 pieces. Mung 1.6 na piping bag. So, sobrang nakakatipid kami dito. At sa totoo lang, nakakatipid naman po talaga kapag DIY. Mas marami po kaming DIY dati na gamit. Lalo po na nagsisimula kami na talagang walang-wala po kami. Lahat po yung DIY, pagdating po sa table, DIY, storage, DIY, maliban po sa oven. Siyempre, mahirap po mag-DIY sa oven. So, yan, hinati ko ulit sa gitna. Okay, hinati ko ulit yan sa gitna. So, ganun pa rin yung process po. Mas malaki lang yung size nito. Lagi mo lang tatanggalin yung mga parang yung pinagkabitan. Medyo mataba kasi yun. Pagka hindi mo yung tinanggal, ang pangit ang labas ng icing. So, ganun lang din po yung process nito. Mas malaki lang. Ikot mo lang ulit. So, yan. Ulit po, no? Tandaan mo lang yung gitna.
kahit ito lang po bilhin yung size, okay na po ito. Hatiin nyo lang sa gitna. Makakatipid na kayo. 240 lang po ito per sachet. Per sachet. Per pack. Per 1 kilo. 240. I don't know if 240... 240 siya kasi pag akong bumibili. Not sure ko. Kasi suki na ako. Not sure ko po sa iba. Pero I think 240. Mabait po yun si sir. Okay. And then, ganun lang ulit. Then, scotch tape. Another one. Malaki tayo. Okay. Mas maliit tayo. Maliit tayo. Maliit. Okay po pasayin yung mga daliri ko kasi madumi po talaga. Kasi katapos ng dahil kahit maghugas ako ng kamay. Kasi stain po ito ng food color kaya hanggang pa siya. Pero malinis po ang kamay ko kasi araw-araw po tayo ng debate. Ayan. So, eto na siya. O, diba? Mabilis lang po. Mabilis lang siya. Kaysa gumamit kayo ng mga nabibili na makakamahal talaga kayo. So, ito na lang po bilhin nyo. Matuto tayo mag-DIY para tayo ay makatipid. So, yun lang. Thank you po. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kadeko. Bye-bye!